Actually po kasi 3 months after bago ka pwedeng bumalik. Pero binila ko kasi noon 2 months na lang semi-finalist na. Pwede na ba ako? Pero tinawagan ako. Tinawagan ako for the third time. Ay nako, doon ako nag-generate. Kumbaga, pinatatag ko, alam ko na. So, sabi ko kanina, hindi pa uso yung face mask. Lagi na ako naka-face mask. Lagi ako nakabalaban. So, yung mata na lang talaga nakikita. Yung vitamins ko, grabe. Tapos, nagpahinga na talaga ako. Hindi na ako nag-regular game. Nag-focus na ako sa laban ko. So, sabi ko, makag-grand finals lang ako, okay na. Kaya nung sa kanila, ay yung sabi ko, Kay Sir Bobby na po. Yung sa mga babalikan ko yung dapat nag-aim na ako ng grand champion. Eh, sabi ko gusto ko mabalikan. Ang ano ko lang po, in-enjoy ko lang. In-enjoy ko yung ano, kasi sabi ko, ito na eh, grand finalist na ako. Kasi hindi naman lahat nabibigyan. Grabe yung karayom na susuotin mo. Napapasukan mo bago makapasok sa, bago maging grand finalist. So, kaya sabi ko na, blessing na to sa akin. Kaya sabi ko, may babalikan ako, mas mag-aim siguro. Doon nilabang ko naman talaga siya. Pero kasi, alam naman natin, pag may ramdam ka na na, ah, ito mananalo. Ano, lalaban ka pa din. Pero wala ka namang regrets. Sa lahat ng nangyari. Oo, sa lahat ng nangyari. In decisions. Ang, siguro ang regret ko that time kasi, sobrang focus ko, nakalimutan ko yung social media. Wala na importante. Kaya lagi ko siya sabihin. O, para mas makilala ka, para mas marami kang mga followers. Wala ka bang posting. Tamad ako parang, kasi ang paniniwala ko noon, iboboto ka naman ng tao. Kasi marami naman ako nakilala. Na hindi lahat nanonood. Di ba parang doon lang. Yung iba naman, ito naman di rin naman nag-campaign. Eh, bakit nakapasok? So, ang paniniwala ko noon, pag gusto ko ng tao, pwede ako nang mag-campaign ko, hindi. Pero, one thing na na-realize ko, napaka-importante. Ayun ang isa sa mga, siguro regret ko na hindi ako sobrang nag-ingay sa social media na, please, support me, please, hindi ako masyado nag-attentive. Kasi, ang lagi kong ginagawa, nakikinig ako ng kanta ko. Nag-focus kayo. Oo, nag-focus. Ayun naman yung mali ko. Although, nag-focus ako, at least hindi ako namalat, hindi ako tumabit sa abin. You gave a good performance. Your best performance. Siguro, isa lang yun sa mga mali ko. Pero talking about itong babalikan mo, paano ka naka-relate dun sa song mo? Pagkapasa ko kasi nung lyrics yung binigay sa akin, babalikan. So doon ako nag-stick ako sa babalikan. Sabi ko parang babalik ka rin to. Parang yun yung ano, no, parang babalik ka rin. Kasi isa po yung sa mga kinanta ko ng grand finals, babalik ka rin bilang isang OFW. Nung pabalikan, sabi ko, marami kang gustong balikan, even though masakit. Pero yung happy memories kasi nandoon. Kaya sabi ko, maganda. Kaya nung, kasi nung nagkausap kami ni Sir Kiko, yung composer ng babalikan, ayun yung time na yun. Yun nga, nasa Hong Kong siya, and during ng kabataan niya, lagi sila pumunta ng family niya sa Hong Kong. Eh, nagkataon na nandoon siya. Tapos years, a year ago parang yung father niya passed away. So, binalikan niya yung mga lugar kung saan sila laki pumupunta ng bata. So, may phrase kasi na pa. Sa umaga, si pagising, kanino ka gumigising? So, this time, yung song na yun, kanino ka o ano yung babalikan mo? Kung bakit ka gumigising sa umaga, parang gano'n. Oo, parang gano'n. So ngayon, at sa song na yun, based on the song, ano yung babalikan mo? O binabalik-balikan mo? May kikwento ka yata sa amin, ha? Relate mo sa siguro song. When it comes to... Sige, since mahugot naman na tayo ang mga Pinoy. Siguro when it comes to love, siguro gusto kong balikan yung... Never kasi ang love life sa akin. Never siya kasi naging priorities ko. Nasa backseat. Oo. Kasi nga, ang priorities ko noon, yan, yung... Andito na ako sa Pilipinas, ano yung target ko talaga, yung dream ko. Na maging singer or career mo muna. Siguro, parang pag nare-realize mo, as you age pala, sinasabay pwede palang sabayin.
pwede pa nang pagsabay yun. Basta parehas kayo, nag-a-adjust. So gusto mong balikan yung moment na may ano, love, yung feeling mo in love. Yung iniunawa ka ng tao, tapos pinaparamdam mo rin sa kanya na hindi kita tinitake for granted na gusto mong balikan yung time na sabi mo, kaya ko naman kahit wala ka. May ganun kasi ako. Parang feeling ko, pag may partner ako, mahahati yung decision ko. Decision, yung focus attention. Ko mahahati, yung oras ko mahahati. So minsan inaaya ko na lang siyang bumitaw. Pero syempre, tao ko lang naman, mahasaktan ko. Parang yan na naman, bumigay na naman siya. Parang ayun yung gusto kong balikan. Na. So mababalikan pa ba? O, hindi na yung ibang part. Na. Katagal lang naman. So ngayon, single ka? So, ibig sabihin, yung mga trips mo sa singles abroad, wala ka naging karelasyon? Mahirap kasi magkaroon ng karelasyon dun kasi alam mo, uuwi ka. Iiwanan mo rin. Oo, so, tapos iiwanan mo, paano bang wala? May mga... Ano lang, dates na? Oo. Kaso sa akin kasi, kaya nga mas gusto ko nga po, siguro sabi nila, ang weird daw, mas gusto ko na yung magkaroon ng partner na walang trabaho. Kasi the more ako na mas nawawala sa paring ko, parang mas lalo ako nawawala ng gana. Siguro, ito yung sabi ko, dahil workaholic naman ako, eh kung ikaw workaholic din, di parehas di tayong nawala, eh ako parang madali po mawala yung, ano tawag ko? Madaling mawala yung, kunyari po tayo, dati tayo din nakikita. Nawawala yung gana. The more you na hindi nakikita, the more nawawala yung, may ganung ano. Kaya nga po gusto ko ngayon, hindi ako, parang, kunyari, gusto kita, gusto mo ako, sige tayo na. Pero kasama habang tayo. Nagkakilala, habang tumatagal, nakikilala natin yung sarili natin. Parang ayun na yung pamantayan ko ngayon. Kasi parang tamad ako mag-text. Tamad ako mag-video ko. Talaga ba? Eh, katulad po ngayon, kunyari, matrabaho pa. Diba? Mag-message. Hindi ako ganun eh. Kaya gusto ko, sige, dyan ka na lang. On the side ka na sa parang ako nang para alam ko na niya sa YouTube. Oo. Ayun, syempre. Meron kayang ganun? Nag-try ka ba makakit maghanap? Na ano po? Nung ganun kasi yung love. Meron po. Ah. Pero, now, yung wanna trap work din, sabi ko, sabahan mo na lang ako lagi. Meron. Ayun yung huli. Ayun yung last na. Ayun yung last na. Inanap din eh. Ayun ko yung huling huli. Parang... Kailan yan yung huli na yan? Aban naman po. Ah, sa ano? North Star. Okay siya. Gano'ng pagkadali kayo? Ay, hindi nga tumagal. Ilang months? 3? Sila yung nag-give up because of your... Ayun siya. Sila. Kasi, sabi ko, at times... Hindi ka romantic as in tao. Hindi kasi, lumalaban na po ako noon. Mm-hmm. Kasagsagan nung laban ko, sabi ko. Pero siya lagi kasama ko noon, siya magdadrive. Kasama ko siya sa studio ko na saan ako. Bigay mo lang sa akin to. After nito. Kasi nag-show ako, lumalaban ako, may mga outside show pa po. So, super talagang pagod. Bigay mo lang sa akin to, after nito. Magkakaroon tayo ng oras para magkabakasyon. Eh, na-stress ka pag uuwi ka galing studio, nakasimahaw. Gusto mo pa mag, alam mo yung ipagod ka na, hindi yung ano, yung ganun ha, parang mag-usap pa, eh papahinga mo na yung lalamunan. Basta katabi lang, sweet-sweet lang. Oo, ganun lang. Eh, minsan, yun naman yung kadel, eh may nag-aaral ka, nasa-stress ka, wala pa akong damit bukas, ganito, hindi pa dumarating yung damit ko, wala pa yung material ko, so nag-stress ka. So, kumbaga hindi niya naunawaan yun. So, nagkaroon siya ng, habang nandun pala kami, kasi naka-check-in kami noon eh. So, kasama ko siya sa hotel. Pwede po. Hindi, kasi yun sa akin po, personal, sponsored siya ng friend. So, hindi ako dun sa contestant talaga. Kasama ko. Siyempre, lalabas siya. Bigla akong punta. Doon lang. Yan pala, habang lumalaban. Kaya stress ako nung lumalaban ako. Habang nung lumalaban ako, kumukontest din pala sa akin. Parang malalaman. Nung later na. So, ikaw nakapag-break. Dahil nalaman mo. Hindi, siya no. Nakonsensya. Hindi, kaya pala nalamig siya, mga gano'n. Ngayon pala, nag-iinip na siya sa iba. Pero based naman doon sa nangyari. Pero teka, babae ba to, lalaki to pinag-usapan natin, babae? Lalaki. Hindi, kaya nga natatanong. Never ko naman nininay yung anak ka, yung preference. Kasi,
Ang never ko siyang dinenay kasi ever since, sabi ko nga, nung una nga, lumaban ako sa ano, oh, huwag ka muna mag-act ah. Sabi ko, ayoko maging tuod. Ayoko maging tuod. Sino nagsabi sa inyo? Hindi pa, usually sa ano, pag interview ka ng writer, alam mo naman nila, parang yung i-image ka. Eh kasi ang pamantayan ko noon, sinabi ko na to sa sarili ko, pinangako ko na pag nagkaroon ako ng opportunity, hindi ko siya itatalo. Ah, okay. Kasi gusto ko maging totoo. Dahil ang ano kong pamilya ko nga, hindi ako pinahiya. Hindi ako tinago. Bakit ko itatago? Mm-hmm. Kasi maganda ko marami sa tao ng... Wala kang tinatago. Wala akong ano ha, wala akong against sa iba. Sabi kaya bilib ako doon sa mga iba na kaya nila yung gano'n. Kaya ako hindi ko talaga kaya. Kanya-kanya naman yan. Sabi ko hindi ko kaya na... Hello. Kasi gusto ko maging ako papanggap. Eh. Kasi mamahalin ka naman yan kahit straight to Becky ka pag naniniwala. Oo, oo. Ano sabi mo sa ano? Usapan niyo ng writer? Ano sinagot sa iyo? Sabi ko, ha? Ma'am, hindi. Siyempre, bilang ano ka, first time ka, oo ka lang naman eh. Siyempre, oh, susunod ka lang eh. Kasi may alam mo na yun. Walang script yun eh. Kahit may, di ba, may nakaset na ng few parts. Kung bibigyan ka ng kapangyarihan. Alam mo naman yun. Anong bibigyan ka ng kapangyarihan ngayon? Ano yung maging kapangyarihan? Sinabi ko na kapangyarihan verde. Sabi ko na nga ba? So, nagtumanan sila. So, naging malaya ako kaagad. Sinabi mo nang ano? Hindi ka pinagilitan? Or hindi po. Parang nung iba, okay. Parang okay. Kasi nakita nila, mas lumabas yung ako. Habang ini-interview, sa labas, nakita nila ako na mas naging magalaw na ako. Mm-hmm. Hindi ako yung mahirap kasi yung constricted guys. May mga memorable experience ka ba kalabais during that time na nandun nyo ka sa tawag ng tanghalan, personally? Kasi usually nung time namin, super busy ni Meme, na yung break time, meron pa siyang break time, meron siyang meeting. Mm-hmm. Katapos sa meeting, halang. Halang na. So, mm-hmm. Pero kilala ka niya? Siguro, na nagpakilala. Siyempre sa dami. Sa dami. Kaya nga eh. Wala kayong sariling moment ni Meme. Mm. Nagkita po kami last year sa isang sa mga event. Parang, oh, kamusta ka na? Malala ka niya. Hindi kasi lagi naman po. Si Julius Kawaling po from season daw. From season ganito. Lagi po ako nagpapakilala. Oo, kaya lang kita. Kamusta ka na nung mga racket mo? So, ganun. May mga advices pa siyang binigay sa'yo behind the scene na bilang basta gawin kumamit ka, na ganito ka, na ganyan. Lagi nyo na sinasabi, galingan nyo. Hmm. Ayun lang sa mga galingan nyo. Hmm. Have fun, galingan nyo. Pero sa Julius, anong gusto mo ma-achieve dito sa babalikan? Ay, naku po. Lagi ko po sa naman sa pinapanawan na akin na maging soundtrack siya ng teleserye. So gusto mo maging teleserye, ano? Eric Santos ang tangent ko. Kahit BL series. Pwede. So, kung may babalikan, sino? Babalikan? Non-showbiz naman siguro yan. Tao ba? Tao, siyempre. Na-on the spot ba? Kung may babalikan po ako, yung dating ako, yung hindi ka nag-iisip na mga bills, yung bata ka na, sabi ko nga, kahit ilang oras ka manood ng TV, papakilit ng kahit tama na. Kasi wala ka naman binabayaran ang bills. So isa yan sa mga gusto kong balikan. And gusto kong balikan, syempre, bago mag-pandemic, hanggang siya kasigla. Kasi hindi naman ako nag-regret. Ano, nagkapasalamat pa rin ako kasi marami din maganda nangyari. Pero gusto ko lang balikan, ano kayang nangyari kung hindi nagkaroon ng pandemic doon sa mga naka-line up sa amin. Siguro ngayon, kumbaga yung pangalan mo, malaki na. Kami, so sabi ko, isa yun sa mga gusto kong balikan. Pero di ko siya nire-regret na nagkaroon po ng pandemic kasi marami din talagang magandang nangyari during pandemic. Anong magandang nangyari sa'yo yung pandemic? Na-realize mo na talagang pasayahan ang labanan. Na-realize mo na tama yung ginagawa ko, na hindi kasi ako magastos eh, masubi. Frugal lang siya. Parang one time big time gagastos ako, pero hindi talaga ako. Kasi lagi ko iniisip, paano pag walang trabaho.
alam. Kumbaga nakapagtabi ka. Nakapagtabi. Kaya hindi ako masyadong nag-worry. Hindi naman super worry kasi matipid din naman talaga ako. Tapos with the help of mga taong nakasuporto sa'yo, kapadalan ka ng food, ganyan. So, walang kanta-kanta, wala talaga. Nag-online streaming po. No pandemic yun. Oo, laki rin nakitaan sa online streaming nun ng kanta-kanta. Kasi nakapag-ano po ako. Yung kakumita rin. Nakapag-ipon po ako. Nakapagpagawa ako ng gate ng bahay. Tapos, may mga medical kasi kaming emergencies. Ano ko yun? May nabunot. At saka, di ba, makakalawa kung kapag tumigil ka sa pagkanta. Oh. Ultimo si Regine Velasquez, nag-online stream, di ba? Oh. Si Yogi. Parang, na-practice mo siya eh. Oh. Tapos, pag feeling mo nga tao ka nga ano, pag namamalat ka eh. Kasi eh, na-experience mo pa rin yung mga na-experience mo dati na nangangarag ka. Although kasi iba po ang buga sa online, saka sa live. So, ayun lang yung isang struggle mo pag from online, nung nag-live na, yung technique mo, parang ibabalik mo siya ulit. Mag-iiba ka na naman ng vocalization. Ang dami sumi.